Mga brods, time out muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, kikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong kupunan sa kahit anong liga, dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA. At saktong-sakto nga nagsimula na ang ating PBA Governors Cup 2023. Unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1x overrated. So bet na mga kabrods! CJ, over to Alpine! Hey mga brods, after nga magkaroon ng trade ng Northport Converge tapos SMB kung saan nakuha na ng SMB. Ito pong si Bulanadi galing from Northport and Converge trade. So ito namang si Terrence Romeo ang gusto namang i-target ng Converge Fiber Xers ngayon. Yes mga brods, dahil alam naman natin kung ano ang pakay ng Converge. Dahil syempre gusto nilang magpalakas. Yes mga kabrods, alam naman natin nagre-rebuild na ang Converge Fiber Xers pagkatapos nga nilang ma-trade yung mga Cornetto, yung mga players at young players neto. At yun nga, syempre kukuha rin sila ng first pick sa next draft natin. Galing naman sa Blackwater trades. So marami ng trades mga brods ang Converge, pero ito pong si Romeo naman ang gusto nilang makuha. Ay alam naman natin kung gaano kalakas ang isang Terrence Romeo. Bingan nila, talagang medyo mahirap bantayan si Romeo dahil medyo mabilis talaga ito mga brods at napakagaling sa handles. So bibihira lang talaga sa PBA yung mga ganyang handles na katulad ni Romeo mga brods, na medyo matagal sa kanya yung bola at syempre alam natin na control ni Romeo, ni The Bro, ito pong bola na ito. So ito nga po mga brods, no? Alam naman natin na gustong makipag-trade ng Converge sa SMB, pero dapat may ibibigay ang Converge dito. So ito na nga yun mga brods, ihanda ito pong Converge Fiber Xers na bitawan ito pong sina Jeron Teng at Alex Tuckton para nga makuha nila ito pong si Terrence Romeo. Alam natin si Jeron Teng at Alex Tuckton, isa na talaga ito sa mga talagang pinapasok po ni Coach Aldin Ayo ngayong Commissioner's Cup. Alam natin si Jeron Teng, isa na rin talaga ito sa mga key players nila. Gumagawa talaga ito pong si Teng maski all Filipino Cup. Ito nga ang inaasahan talaga ng Converge Fiber Xers, pati na nga rin ito pong si Alex Tuckton na may future rin talaga ito pong batang ito. So in exchange for Terrence Romeo, pero parang masasabi ko mga brods na medyo slight advantage ang Converge Fiber Xers dito, dahil si Romeo legit scorer talaga yan. Si Jeron Teng kayang mag point guard neto, pero hindi kasing scorer ni Terrence Romeo. Alex Tuckton, alam ko mapapakinabangan talaga ito ng SMB kapag ma-improve yung kanyang shooting. Ito pong si Alex Tuckton. Okay naman kahit papano ito pong trade na ito, pero yun lang, mawawala sa SMB ang isa sa mga best scorer or naging scoring champion sa PBA dati na ito pong si Terrence Romeo. Mabigat-bigat ito mga brods, pero okay naman ang trade. Pero yun lang, syempre dapat pag-isipan ito ng mabuti ng San Miguel Beermen dahil ibang player ito pong si Terrence Romeo, hindi yan basta-basta mga kabrods. Pero pagdating naman kay Romeo, alam natin na nagiging role player na lang siya dito sa SMB. Hindi na natin siya masyadong nakikita na isang Romeo na talagang umi-score 30 pataas dati na global port days niya. Pero mas makikita natin ang isang Terrence Romeo na babad na nagbubuhat ng kupunan dito sa Converge Fiber Xers. So maganda-ganda ito para sa balanse ng PBA. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba dapat ba ma-trade ng SMB ito pong si Terrence Romeo in exchange for Jeron Teng and Alex Tuckton? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa-isa yan natin yan. So dito naman po tayo, no, sa kabilang balita naman natin mga brods, dahil gusto nga nilang umanap ng trade dito po kay Troy Rosario. Yes mga brods, ito pong si Jetroy, alam natin na sa Blackwater bossing na ito. Alam natin na napakadali lang makipag-trade sa Blackwater. Tignan nyo nga, di ba? Nakuha pa ng Converge Fiber Xers yung first pick mismo ng Blackwater bossing in exchange for Barkley Ibonia. First pick ng Blackwater bossing, tapos
yung tatlong players ang binitawan dito ng Converge. So mabilis lang talaga maakit ang Blackwater bossing dito, mga Broads. Pero si Troy Rosario, alam natin na nasa Blackwater bossing ito, eh syempre kayang-kayang itong kunin ng Barangay Nebra San Miguel kung gugustuhin nila. Dahil alam natin na napakadali lang nakuha yan kapag fair ang trade at medyo hindi naman mapapansin na lopsided ang trades para nga maaprobahan ito ni Kume Willie Marshall. Paano nga ba mapapakinabangan ng Ginebra? Ito pong si Jetroy Rosario. Alam natin na napakarami ng magagaling na forwards ang Ginebra. Kita nyo naman against Bay Area Dragons ngayong finals. Kumakana na si Malonzo, Jeremiah Gray. Ang ganda na ng samahan nila. Rapid Aguilar, mga kabroad. So gusto talaga ni Coach Tim palakasin talaga yung wingman ng Barangay Ginebra. Dahil alam natin na medyo nakukulangan pa si Coach Tim Cone sa mga ibang forwards ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya nga gusto nilang kumuha ng isang veteranong forward na katulad ng isang Jetroy Rosario na kayang-kayang kunin ng Barangay Ginebra San Miguel. So ang mga ginagawa talaga neto po ni Troy kung saan na, dito nagustuhan ng Ginebra ay yung kanyang outside shooting. Mga floater ni Jetroy Rosario, tapos mga broads, kayang-kaya ring magdala ng bola. Dito nga lang matetest ito po si Jetroy Rosario, dito nga po sa kanyang consistency. Dahil dapat consistent lang ito pong si Jetroy, kaya nga ito, trinade ng TNT, diba? Dahil nga, hindi na rin nagiging consistent ito pong si Jetroy Rosario, kaya nga itrinade siya ng TNT para nga makuha ng TNT. Ito pong si Calvin Oftana. Pero syempre nakakagulat din yun, mga broads. Alam naman natin yung kakayahan ng isang Jetroy Rosario. Sabi nga nila magiging next RDO na ito, 6'7" athletic forward ito, mga kabroads. Ang kulang lang talaga kay Troy talagang kailangan mong ma-improve pa itong player na ito. Malaki ang potential ni Troy Rosario, mga broads, pag na-improve ito ng Barangay Ginebra San Miguel, kagaya ng pag-improve nila kay Japet Aguilar. Diba dati hindi rin naman ganun kakilala si Japet, pero nung napunta na sa Ginebra na isang crowd favorite, mas nakilala ng isang Japet Aguilar at mas gumaling pa. Ito pong si Troy Rosario, kayang-kaya itong ma-maximize yung talent nito ni Jetroy Rosario ni Coach Tim Cone. Na-improve pa ni Troy Rosario yung kanyang outside shooting, yung kanyang floater. Dito na nga ito papasok sa magandang play ni Coach Tim Cone na triangle offense niya. So ikaw, mga broads, sa tingin nyo ba bagay ba ang isang Jetroy Rosario sa Barangay Ginebra San Miguel, knowing na marami nang nagaganap na trades ngayon? So ikaw, mga broads, komento mo lang ang opinion mo dyan, mga broads, ha? At isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood, mga broads. This is Overrated Dilation lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a... I want that body, baby, show me.